Magandang araw mga ka-agri. Nandito naman tayo sa ating panibagong vlog ngayon mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, i-share ko naman sa inyo ngayon ang ating ginagawa. So ang ating ginagawa ngayon mga ka-agri is nag-prepare tayo ng siltre at may plit at nilagyan natin ng lupa. Ito po ang procedure sa pagpupunla ng tomato mga kagri or kamatis, tawag is kamatis. So ito mga kagri, nakaredimid na to yung punla. So dito is panibago naman tong trabaho natin ngayon. Ito is from Kagumi. Ang kamatis ito is gagawin to na juice. So last year gumawa tayo ng content tungkol sa kamatis. So ngayon naman panibagong gagawin na naman natin tungkol sa kamatis mga kagri. So, ulitin ko, itong kamatis na to is gagawin na juice. Pero masarap to mga kagri. At ito yung procedure kanina. So, nagkuha tayo ng, ng lupa. Nag-prepare tayo ng siltre. Yung siltre natin mga kagri is 25. Isang piraso yan is 25. Ganito yan mga kagri. So, tapos may plate tayo. So, nilagay natin yung dalawang siltre. So, sa isang split, so 50 piraso lahat. So ito po yun mga kagri at nakita nyo dito itong video na to. So ngayon mga ka-farmers, i-share ko naman sa inyo. So ito yung seeds natin, yung punla is naka-prepare na. So nakalagay dito sa karton. So ready-made na to mga kagri. Ang gagawin naman natin, so nakalagay na to sa siltre na 288 na siltre to siya. So i-transfer na naman natin sa malaki na siltre mga kagri. If yung isang siltre is kanina sinasabi ko is 25 piraso yung butas. So ito yun mga kagri, ito yung siltre na yan. Yan. So ngayon mga kagri, ito yung mga procedure natin. So kung ano yung mga procedure sa kamatis na pagtatanim, so ito yung first step by step. So ang ginagawa natin ngayon at makita nyo mga kagri, so kanina is nag-prepare tayo ng lupa. So ganito ito yan yung pini-prepare natin. So ngayon naman kagri, so ngayon is tanggalin natin yung sa karton, sa laman yung karton at buksan natin. Tapos ang gagawin natin is ito. So lagyan natin ng butas at i-share ko din sa inyo yung procedure, yung pamaraan kung paano tayo kung paano yan ilagay sa siltre ang kamatis mga ka-farmers. Ito is magulat kayo, ito yung mga pamaraan sa yung ito first na procedure, second procedure at pangtatlong procedure. So ngayon, ito yung i-share ko na gagawin natin tungkol sa pagpupunla ng kamatis mga kagri. Transfer natin. First na ginagawa to is pinupunla yung buto, tapos tinatanggap natin. So ito is ready-made na siya. So ang gagawin naman natin galing sa 288 na siltre, i-transfer na naman natin dito sa siltre na 25 yung butas mga kagri. Ito mga kagri. So ngayon, ito yung procedure sa buong pag-harvest ng kamatis. Ito is step by step. First stage, second stage na to siya kasi pinupunla na to siya. So ito yung first stage, ito yung second stage ang ginagawa natin mga kagri. At dito mga ka-farmers, simula sa pag-transplant, ito yung procedure kung ano yung mga fertilizer ang gagamitin natin, kung ano yung mga medisina ang gagamitin natin. Para sa mga insekto mga kagri, nandito na lahat. So, details to mga kagri hanggang sa pag-harvest. Dito mga kagri, nandyan. At makita natin yung mga procedure, napakaganda. At details na details yan mga kagri kung ano yung mga pamaraan sa pag-tanim, transplant, pag-transplant hanggang sa pag-harvest mga kagri. At mga sakit ng kamatis may nakalagay dito. At malaman natin kung ano yung mga medisina ang i-apply natin. Ito yung mga yan mga kagri. So ngayon mga ka-farmers at buksan natin yung punla natin mga kagri. So ito yun mga kagri, yung ready-made na punla ng kamatis. At ito is buksan natin. Yan. So napakaganda mga kagri. So ito yung
punla na kamatis mga kagre. So i-transfer natin at kuha tayo ng isa. Yan. So ito ang mga ka-farmers yan. At makita nyo, yan. So ngayon mga ka-farmers, at i-share ko din sa inyo ito lahat ngayon ang pagtatanim nito. So ilabas muna natin to para makita natin. Yan. Ito pa ito. Yan mga kaagri. So ngayon mga ka-farmers, ang pamaraan naman nito mga kaagri. So ngayon is ito yung seeds natin. So dito naman tayo kaagri. At next na procedure mga kaagri. So nilabas na natin to siya. So mas maganda na may pattern tayo. So ang next na gagawin natin, so nakalabas na to yung ano, yung seeds na yan, yung punla na yan. Gumamit tayo ng siltree na 288 na butas. So dito mga kaagri, meron yan mga ka-farmers yan. 288 at makita niyo 288. So tapos gumamit din tayo ng yung pot na ano na 25 na piraso. 1 2 3 4 5. So ito na yun mga kaagri. Ito yung siltree na yan. So ngayon mga kaagri, at ating gagawin na ang next na procedure, na pangalawang first na procedure, second procedure at pangtatlo. Ganito po ang pagtanim ng kamatis mga kaagri. Kuha tayo ng isa. Kuha tayo ng isa, tapos ganyan mga ka-farmers. Yan. So depende yan sa pamaraan, kung lagyan ba yan ng ano, ng butas. So butasan natin. So ganyan yung butas mga kaagri. So ganito po yung procedure sa pag-transfer ng punla sa galing sa maliit na sa 288 na punla at i-transfer natin dito sa 25 na siltree mga kaagri. So ang procedure mga ka-farmers ganyan. So itighaya siya mga kaagri. Yun. Ganyan yung procedure. So kuha tayo ng isa, dalawa. So wala. Kuha tayo. So yun mga, yun po yun ang procedure mga kaagri. Yan. So nakahiga siya. So ang next na gagawin natin is ilibing natin yung kalahati. Yan, ilibing natin kalahati mga kaagri. At nakita nyo, yan po. So, nakalibing ang kalahati. So, yun po ang procedure mga kaagri. Yan. At dito tayo, at makita natin yan. So, nakahiga siya. Tapos, ilibing natin yung kalahati. So, ito na yon ang kalabasan mga kaagri. Yan. So, baka magtaka kayo, magtanong bakit nilibing. So, yan po ang mga pamaraan sa pag-transplant ng kamatis mga kaagri. Kasi pag tubo nito mga kaagri, kapag nakatayo lang yan, so mas lalo yung tumataas yung ano, yung kamatis. So yun po ang pamaraan. So makontrol niya yun yung dito sa ano yan, dito sa dito banda, so nilibing, so nalagyan sa ng lupa, so para makontrol niyan mga kaagri. So ganyan po ang ating pamaraan sa pag transplant ng itina-transplant naman natin dito sa malaki na siltree mga kaagri. So yun po yun mga kaagri, at makita nyo yan. Ito yung second step na ginagawa natin, kasi yung first step is pinupunla to siya. So ngayon ito naman ang ginagawa natin, yung second step. So ito yung mga procedure mga kaagri.
So hello mga ka-agri. So ngayon is nag-transfer tayo sa ating hunla na kamatis. So ito po mga ka-agri, ito is renamed na to siya, nakabalot na to ng danburo o box. Ito nakabalot na siya mga ka-agri. So, kumamit tayo ng siltri na 288 na butas. So medyo maliit siya mga ka-agri. Yan. So ito po yung punla na kamatis. So ngayon mga ka-agri, i-transfer naman natin dito sa siltri na 25 na butas mga ka-agri. Medyo malaki ito siya. Ang purpose natin dito is para marami yung ugat o gamot dito sa ating bago na siltri mga ka-agri. Is malaki itong siltri ito kumpara dito sa 288 na butas. Medyo maliit siya. So dito natin i-transfer. So may mga pamaraan to sa mga ka-farmers. Ang paglagay natin ito is butasan natin yung gitna. Ganito mga ka-farmers. Yan. Tapos bawal, hindi pwede na ilagay natin agad. Ganyan. So mali po yun. Ang procedure yan mga ka-agri is i-bend natin yan. I-bend natin yung gamot is nasa taas. I-bend natin tapos ganyan. Tapos ganyan, itanim na siya. Ganyan lang po. So, ganyan po ang procedure mga ka-agri. Yan, tingnan. At yan po. So, yung gamot is nasa taas. So, i-bend natin. Yan lang po at makita nyo. So, ganyan po pag transplant dito sa kabilang cell tray. So, yun po yun mga ka-agri. Please subscribe my YouTube channel. Agri Pinoy Farm Japan. YouTube channel. Kung marami tayong video sa YouTube channel natin, at least para kung interesado kayo sa pagtatanim ng gulay, paghalaman, so pwede to siya. Kunting idea lang. Kung kayong idea dito sa ating YouTube channel, pwedeng-pwede yan mga ka-agri. So ito na po yung nagawa natin ngayong araw at tinatransfer natin yung punla natin na kamatis galing sa 288 na butas na siltri. At tina-transfer natin dito sa siltri na 25 piraso yung laman. Medyo malaki yon mga ka-agri. So ang purpose yun mga ka-agri, bakit tina-transfer natin? Para pag-transplant natin mga ka-agri, marami yung ugat or gamot. Bago tayo mag-transplant mga ka-agri, marami na yung gamot or ugat. So ito yung purpose natin mga ka-agri. So ito is magbilang na tayo ngayon ng 10 araw. So i-transplant na natin to ang ating kamatis. So yan po yun mga ka-agri, kapag may katanungan din kayo, mag-comment kayo sa comment section para masagot natin yung katanungan nyo tungkol sa pagtatanim ng kamatis. So ito mga ka-agri, update-update lang tayo dito mga ka-agri hanggang sa pag-harvest natin. Thank you so much mga ka-agri, kapag nagustuhan nyo ang video na ito, subscribe na Agri Pinoy Farm Japan YouTube channel. Don't forget to hit the notification bell para updated tayo sa ating mga video mga ka-agri.